Welcome back again mga idol dito sa BGM Backyard TV. So today's video mga idol is ipapadeliver na po natin si Choco at si Backling AirTag number B120 sa Pangasinan mga idol. So shoutout sa iyo Sir Geno Manzano. Maraming salamat sa pag-avail mo kay Choco at sa pagpapareserve doon sa bago natin Backling na red Backling na umana kahapon. So maraming salamat sa iyong pagtitiwala. So I hope na magustuhan mo itong parating na kambing sa iyo. So kay Ma'am kay Sir Anson Lim naman at kay Ma'am May, shoutout po sa inyo na mag-asawa. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa pag-avail nga po ng 3 to 4 months Backling full blood na island born po. So nga ngayong hapon kukunin po siya, then i-deliver na po sa inyo baka po mamayang gabi o kaya madaling araw. Hindi po natin masabi yung oras kasi nga gabi na po kasi babiyahe yung mga transporter kasi nga yung pinaka-permit nila, mamaya pa pong hapon, ibibigay po ng munisipyo. So, ano pang nintin natin? Let's go! So, gandang araw para sa ating lahat. So, eto nga mga idol. Meron din tayo ngayon nga hindi inaasahan. So, nakita ko itong isa nating inahin na full blood na nandito sa unahan. Kaya pala siya matamlay kahapon. Kaya pala ayaw niya magkakain. Meron pala siyang something na nararamdaman. Kasi nga, feeling ko talaga, merong iba sa kanya. So, ngayong umaga, napansin natin na nagtai siya. Talagang lapurat po, sabog yung tai niya. At hindi natin naasahan na mangyayari po sa kanya yon. So hindi natin alam kung ano nakain niya. So ngayon ginawa natin mga idol, gagamutin agad natin, nag-deworm tayo ng penbendazole na safe sa buntis kasi kalimitang dahilan ng pagtatae is kadahilan ng hindi ito na de-deworm or napupurga, kumbaga mabulate. Then ang gagawin naman natin pagkatapos natin mag-deworm, mag-apply tayo ng Scurex na ipapakita ko ngayong araw mga idol kung paano natin gamutin yung kambing na nagtatae. So samahan niyo ako, let's go! So, eto nga mga idol. So, ngayong araw, napansin natin na nagtatae nga itong ating isang inahin. So, pasintabi po sa mga kumakain. Kita nyo naman mga idol, napakalambot at labsak po yung pinakatae niya mga idol. So, wala na tayong iba pang gagawin kundi gamutin agad to at agapan mga idol. Na sa ganun, mas hindi na po lumala. Kasi yan, kita nyo naman, nagsisimula pa lang. Kaya pala kahapon, meron tayong napansin sa kanya na nakakaiba. Ayaw niya magkakain tapos matamlay siya. Lagi siya nakahiga at wala siyang ganang kumain. So, meron pala something sa loob ng tiyan niya na ikinababother niya mga idol. So, yan. Kita niyo naman, talagang nalabsak talaga yung tae niya. So, ito yung gagawin natin ngayon mga idol. Kumuha ako ng isang pampurga, penbendazole, na safe po sa buntis kasi nga buntis siya. So, i-deworm na natin siya at nasa ganun mga idol, mawala po yung mga bulati niya sa chance. Kasi mga idol, kalimitang dahilan ng pagtatae isa kadahilan ng hindi nga sila napupurga. So ito yung Scurex tablet, dinikdik natin ng pamartilyo na sa ganong pinumpino. Tapos ito gugupitin lang natin, halo lang natin sa maligamgam na tubig or sa medyo mainit. Na sa ganon mga idol, mas mabilis po natin mahalo yung gamot dun nga po sa ating tubig. Kasi itong gamot na to, pagka hinalo mo to sa malamig na tubig, mahihirapan kang ihalo yung mismong gamot dun nga sa tubig dahil po ayaw niya pong hindi po siya agad sumasama dun sa tubig pagka malamig po yung ilalagay natin. Pero once na mainit yung ating tubig o maligamgam, mabilis po siyang halo dun nga po sa ating tubig na nilagay dahil nga po itong gamot na to is kinakailangan maligamgam na tubig or mainit na tubig yung ilalagay natin para po mabilis po nating mahalo itong ang Scurex tablet. So yan, kita nyo naman paghalong-halo, parang yung paggagawa ng leche plant, kita nyo yung parang yellow light, yung pagkakulay niya, light yellow, na sa ganon, mas maganda po yung talab ng gamot pagka halong-halo po siya dun nga sa tubig na nilagay natin. So eto mga idol, i-apply na muna natin etong ang pamurga natin na penbendazole na safe nga po sa buntis. So kita nyo naman, dahan-dahan lang natin na i-apply to. Kailangan may tagahawak sa sungay, sa ganun hindi siya lumikot. Kasi pag hindi hinawakan sa sungay niya, mahihirapan kayo mag-apply ng pang deworm mga idol. So eto, hindi na tayo nagdalawang isip na purgahin nga. So eto naman, isubok na natin penbendazole na safe po sa buntis. Kasi kalimitan nga hindi po na napupurga ang isang kambing, kaya po ito nagtatae. So mabulati yung tiyan at talagang kinakailangan po nating mapurga. So etong penbendazole naman, hindi naman siya ganun katindi ang tama, kaya po ito po isip na safe sa buntis. Then eto naman mga idol, yung Scurex ka natin na inihalo nga po natin dito nga sa medyo mainit na tubig, maligamgam na tubig po mga idol, na sa ganun halong-halo po yung gamot sa tubig. So eto is kaya natin i-apply ng hinahalo natin sa tubig na sa ganon, hindi po tayo mahirapan mag-apply sa kambing kasi pag isinubo po natin ng isang buong capsule sa isang kambing, may hirapan po tayo, baka po iluwa pa nila
at baka po talaga medyo mahirapan tayo. Kaya nga eto, gagamit tayo ng drench syringe na sa ganon, mabilis natin mai-apply, ipapainom lang natin mga idol. So ngayon, matapos nga natin purgahin siya, nakalipas ang isa't kalahating oras, i-apply naman nga natin mga idol. Ito nga ang ating Miscurex na gamot sa pagtatay po mga idol. So ang gagawin natin, isa sa umaga, isa sa hapon. Piling ko naman mabilis tong gagaling dahil nga maagapan po agad natin to. So yan, dahan-dahan lang mga idol. Pinong-pino lang yung pag-apply natin. Sa ganun, malunok niya lahat at hindi niya po iluwa. So medyo naparami nga yung tubig nating inilagay. Kaya medyo nahihirapan din ako mag-apply nito kasi yung drench syringe natin, loose thread na, sira na. Kaya kailangan natin bumili na ng bago. Nalimutan ko lang kasi kasuhin. Nilagyan ko lang yun ng tali mga idol na sa ganun, pansamantala magamit natin. So eto, medyo naparami yung tubig na inihalo nga natin sa gamot. Kaya medyo marami tayong ibinibigay sa kanya. So okay lang naman yun, wala namang overdose yung gamot na yan mga idol. Ang mahalaga yung isang capsule na napainom mo lahat sa iyong kambing. So eto, yung ating ginagawa pagka nagtatay po yung ating kambing mga idol. So yung kitang-kita nyo naman, halos ilang beses ko na ito tinuturo sa inyo. At sana may mga napupulot po kayong mga kaalaman at idea sa paggamot po ng kambing. So yan siya mga idol, medyo matamlay siya, wala masyadong gana kumain kasi ganyan niya pag nagtatay. Medyo mahina po yung kanyang lalong panlasa sa mga pagkain. Kaya medyo mapili po ang kambing pag nagtatay. Kasi wala sila halos gana kumain. So yung kita nyo naman, binigyan lang natin ng daon na saging. Na sa ganun, mabilis po nga mabuo yung mga tae niya. At mabilis nga po siya makarecover. So mamaya, papainumin natin naman niya ng electrolytes na nakakatulong upang makarecover po agad ang isang kambing. Sa ganun, pagtatay niya, mabilis po siyang ma-recharge. At mas gumana po siyang kumain mga idol. A few moments later. So, eto naman mga idol, si B120. So, shoutout sa iyo, Sir Anson Lim ng Pangasinan. So, eto, pinapakain muna natin at etong iyong future na buck. So, papakain muna natin sila kasi ngayon, medyo hapon na din. So, siguro ang pick up nito, baka mamaya pang gabi, siguro mga around 7:30, ganun. Hindi natin masabi kasi gabi po sila babiyahe yung mga transporter. So yan, kita nyo naman sir, napakakisig nito at Bengara bloodline po ito. So mabilis po silang lumaki yung bloodline nila. Kita nyo naman, 3 going 4 months pa lang yan. Talagang may haba rin po agad ng katawan. So eto is i-deliver nga natin sa Pangasinan ngayon, pati nga si Choco, halos sabay po sila mga idol. So shoutout sa iyo Sir Geno Manzano. Eto pong si Choco, I hope na magustuhan mo po siya. Kita nyo naman yung itsura at yung mga pinanggalingan ng linyada nito. Pinong-pino po yung mga balahibo, may pagka Roman nose at dark na dark po yung pagka redhead niya sir. So eto naman si B120 na i-deliver nga rin sa Pangasinan mga idol. So kay Sir Anson Lim, so sana magustuhan nila itong ating ipapadeliver. So pinapakain ko sila ngayon, sulit-sulit na kasi nga ito na yung huling kain nila dito nga sa atin. At mamayang gabi is ibabiyahin na sila mga idol. A few moments later. So eto nga mga idol, time check around 8 p.m. na mga idol. So ngayon, pipikapin na po yung ating mga kambing, si Choco, tsaka nga yung isang full blood na buckling. At pipikapin na po ng transporter at dadalhin na nga po dun sa Pangasinan mga idol. So eto, inaabot na po tayo ng gabi ng pagbababa ng kambing. So mamaya update ko kayo pag nandun na yung transporter. A few moments later. So eto nga mga idol. So nailabas na po natin itong ang dalawang back natin at buckling. So kine-check lang nila, pinipicture nila mabuti yung mga ear tag na sa ganun, di nga sila magkamali. At talaga po nga stricto nga po sa pagde-deliver. Sa ganun, may iwasan na rin po yung pagkakamali nga mga idol. So excited na rin naman si na sir na ma-meet nila itong kanilang mga bagong alagaan. So sana maparami nila to mga idol at sana magustuhan po nila. So eto, ibababa na nga po natin sila.
dito nga sa ating bangkulong at ilalagay na po natin dito nga sa kanilang sasakyan. Sa ganun, makabiyahe na po sila mga idol. So yun lang muna mga idol para sa araw na to. Maraming salamat sa panonood nyo. So sana patuloy kayong sumuporta at manood dito sa ating channel. At marami pa po tayong gagawing mga tutorial. Maraming salamat sa inyo lahat and God bless.